Hello guys! Ayan, welcome back naman to my channel. So ngayon lang nakapag-upload pa ni bagong video kasi nga dati is medyo naging busy ako kasi nagpapaes kami ng bahay. And later din kasi during that time na nagpapaes kami ng bahay is graduating student din ako kaya talaga marami akong mga requirements na pinasa muna sa school na kailangan i-accomplish para ako maka-graduate. And doon nga pala ito yung bahay namin. Ayan, para siyang bahay ng tikbalang or pang bahay ng maligno. Or sabihin natin, nature friendly. Ayun. And naalala ko lang, meron nga pala nag-comment dito sa kan channel na mas mahal pa daw yung solar setup ko kasi doon sa bahay namin. Which is totoo naman talaga. Kasi nga yung solar setup ko is nagko-cost siya around 8,000 pesos. Sama talaga yung bahay namin is parang ganito, sirang-sira na talaga. And nag-umpisa na nga mag-ayos itong aming bahay. So yung mga kahoy na ginamit dito is hindi ko siya binili kundi sponsored yun ang kapatid ko kaya medyo nakatibid ako. And then nagpa-deliver na rin kami ng mga construction materials like hollow blocks, semento, buhangin, bakal, siyero, tapos yung kawad. Tapos kasama na rin yung mga vulcasil tsaka yung pako. Ayun nga pala, yung bahay nga pala namin is nandito sa tuktok ng bundok. Kaya hinakot pa namin yung mga construction materials mula sa kalsada papunta dito sa itaas. Buti na lang meron ditong motor kaya mas nabawasan yung pagod. Kasi kung mano-manong hakotin to simula sa kalsada hanggang dito sa amin sa bundok ay talaga nakakapagod ng sobra. Ang lagi lang namin problem dito kapag umuulan kaya nagpuputik talaga yung daan. Kaya pag pumapasok ako sa school, ang ginagawa ko, nagdadala ako ng tsinelas sa baba dun sa kalsada tapos dun ako nagsasapatos para hindi ako maputikan at para naman kapag pumasok ako sa school is malinis pa din. At ito na rin nga pala guys, tumulong na rin itong aking isang pinsan na si Bong Del Mundo. Napakasipag nga pa talaga nito guys at talaga napaka-supportive din. Lagi itong nanonood at lagi din siya nagla-like ng aking mga videos. So shoutout sa iyo. At kapag umulan naman at maputik yung daan is talagang hindi makadaan yung motor. Kaya naman napipilitan talagang hakutin mano-mano yung mga materials dito sa baba para madala lamang dito sa taas at magamit na sa paggagawa ng bahay. Ganito nga pala talaga yung problema kapag yung bahay mo is malayo sa kalsada. So halip na yung pera mo is bibili na lang ng other materials ay hindi at ibabayad mo pa sa hakot. And kalimitan nga pala kapag wala yung iba kong mga pinsan ay itong aking kapatid yung gumagawa dito sa bahay. Hindi rin kasi namin may paggawa ng isang biglaan kasi nga hindi pa rin namin nahakot yung ibang materials na nasa baba. At syempre kapag may kamerang nakatutok o kaya naman is may mga taong nakatingin is nakikahalo na rin ako ng mga pala tapos nakikahalo-halo na rin simento masabi lang na may ginagawa ako. Dahil ang totoo nyan hindi naman talaga ako marunong mag-construction. Nakikibida-bida lang ako tapos syempre i-upload ko itong video sa YouTube sabihin naman ng mga followers ko tatamad-tamad ako diba. Pero dahil nakakapagod din so tama na yung kaplastik na yan itigil na yan. And sila nga pala yung aming pinsan tsaka yung aming tiyuhin. So wala nga pa silang upa dito, walang upa yung service nila kaya napaka-thankful naman kasi kung wala sila baka hindi pa rin tapos itong bahay na to. Eto nga natapos na rin yung unang dingding tapos may butas na rin yung bintana. At yung iba namang sides ng dingding is naasintahan na rin. Tapos susunod naman is huhukay na lang ulit yung baba o yung flooring para mas malagyan ng semento. Yung kahoy nga pala na ginamit dito is paper tree which are yung mga good lumbers. Tapos yung yero naman na ginamit or yung bubong is yung pinakamakapal or yung 0.5 yata. Basta yun na yung pinakamakapal. Dati kasi ang ginagamit namin na bubong is yung yero na pinakamatipis na para talaga siyang papel. Yun nga lang ang problema dun is mahirap siyang ibubong kasi nga pag naiyapakan mo talagang nayuyupi. Tapos kapag bumabagyo at lumalakas yung hangin is mabilis talaga siyang mapunit. Talagang mabilis siyang matigpal. At sa ngayon nga pala is ito lang muna yung nagawa kasi nga medyo limited pa yung budget. Sabi nga is wag biglain kapag hindi kaya. Utay-utay lang. Ang mahalaga naman kasi is mayroong bubong tapos may dingding para kahit umulan is hindi naman bababasa yung mga gamit sa loob. As of now wala pang panarin bintana at saka pinto pero napinisan naman yung dingding tsaka may flooring na rin. At nung natuyo na nga yung semento or yung flooring inilipat ko na rin yung iba kong gamit doon sa loob tapos pumunta na rin ako sa bayan para mamili ang ibang gamit na ilalagay ko doon sa aking kwarto. At ito nga naghahanap ako ng shoe rack dito para lagayin ang aking sanelas at sapato sa bahay. Ang hirap kasi pagpakalat-kalat lang sa bahay lagi nayayapakan at lagi nadudumihan. At ito nga guys, naniligaw na naman ako ng landas dito. Alam niyo ba guys, sa tuwing pupunta ako dito sa tindahan na to, talagang hindi ako umuwi sa bahay hanggat hindi ako nakakadaan dito sa part ng hardware. And by the way, bumili nga pala ako ng multimeter kasi nga nasira na yung dati kong multimeter na ginagamit. Naisipan ko rin nga pala bumili ng basahan para ilagay ko dun sa aking kwarto para naman kapag kumasok ay hindi maglupain at magabukin yung sahig. Pinili ko nga pala yung basahan na madilim yung kulay or yung kulay brown para kahit tubal na at matim na ay hindi pa rin halata. Charo! At bibili rin nga pala sana ako ng adhesive brick wall. Yun nga lang nakita ko yung presyo na medyo mahal kaya naisip ako na wag na lang. At pagkatapos nga nun pumunta na agad kami dito sa counter para i-check out at bayada na itong aming pinamili. Medyo nahihiya nga pala kami dito kay Kuya Guard kasi panay ang tingin sa amin.
At pag-uwi ko nga pala sa bahay ay ininstall ko na agad itong shoe rack. Tapos inarrange ko na rin itong mga sapatos at chinelas na pakalat-kalat. Habang nag-aayos nga pala ako ay nakatingin nga pala yung nanay ko. Siguro iniisip niya na ipapanggatong din naman ito pagtagal. At nung kinaumagahan nga ikinabit ko na itong battery tapos itong solar charge controller. Ikakabit ko na kasi yung aming solar setup kasi nga ito yung ginagamit naming power source dito sa bahay. At umakyat na rin nga pala ako sa bubong para ibilad yung mga solar panel. Nagchinelas nga pala ako kasi mainit na rin yung mga yero. Ito nga pala yung mga solar panels namin, isang 20 watts, isang 100 watts, isang 15 watts, saka isang 10 watts. Yung malaking solar panel na 100 watts, ginagamit ko sila sa 12 volts battery. Yung maliliit naman, ginagamit ko sila sa mga pang-charge ng cellphone tsaka sa power bank para mas efficient. Tapos yung mga solar wires naman, inilagay ko dun sa bintana at sinuot ko para isuot sa solar charge controller. Gumamit nga pala ako ng nylon or cable tie para magdikit-dikit yung mga wire. Tapos gumamit naman ako ng stick glue para ikabit at ikit sila sa pader para mas malinis tingnan. Ito na nga pala yung digital multimeter na binili ko kahapon sa tindahan. Ginagamit ko ito para ma-check ang positive at negative o polarity ng solar panel. Tapos ikinabit ko din agad yung wire ng solar panel papunta sa solar charge controller para mag-charge na agad yung battery at magamit ko mamayang gabi para may ilaw ako. At pagkatapos ko namang ikabit yung aking solar setup dun sa aking 16 ampere hour na battery ay isunod ko naman dito sa aking 25 ampere hour na battery. Ito kasi yung ginagamit kong pang-charge ng cellphone at power bank. Pagkatapos kong ikabit yung aking mga solar setup ay idinikit ko naman itong aking solar street light. Ito nga pala is yung ginamit ko dati dun sa aming kubo. Ito nga palang strip na dito ay hindi ko binilay kundi ito ay sponsored sa akin ng store doon sa Shopee. Gumapit na nga pala ako ng stick glue para idikit siya sa pader. Hindi na kasi dumikit yung kanyang adhesive kasi nga tinuklap na lang ito doon sa aming kubo. And umorderan nga pala ako online itong steel rack na to para may patungan ako ng mga gamit ko dito sa kwarto. Yun nga lang nag trial and error ako sa pagkakabit itong steel rack na to. Wala kasi siyang kasamang manual kaya nahirapan talaga ako sa pagkakabit. Sinimulan ko ng umaga yung pagkakabit itong steel rack na to pero inabot na ako ng gabi at hindi ko pa siya natatapos. Una ko kasi ikabit yung mga braces niya o yung mga bakal tapos hinuli ko yung kanyang tabla o yung lawanit. Kaya nung natapos ko na ikabit yung mga braces niya, hindi ko naman maisuot yung kanyang mga lawanit kasi hindi na siya magkasya. Kaya naman ang ginawa ko ay tinagtag ko lahat tapos nagsimula ulit ako sa umpisa. At ito na nga pagkatapos ng lahat is natapos ko na rin ikabit itong steel rack na to. Tapos nilagay ko na rin yung aking mga solar setup dito sa baba. Ang gusto ko sanang gawin is ilagay itong aking solar setup na to sa second layer. Yun nga lang medyo malambot itong kanyang lawanit at possible na masira. Ito nga pala yung bahay ngayon, hindi ba siya ganong tapos pero may nasimula na naman kahit papaano. Yung dito sa gilid, steel matting na muna nilagay kasi medyo hindi medyo kinapos dito sa hollow blocks. Pero dito naman sa isang kwarto which is yung kwarto ko is okay na rin man. So ngayon, medyo ito pangit yung kurtina na nilagay ko kasi papaltan ko na lang siya kapag nakabili na ng bago. Andito naman sa likod is ganun din. Lagyan ko muna siya ng kurtinang hindi kagandahan pero okay na rin naman. So dito naman sa loob. Ayan. So dati dito sa part na to nandito yung aking solar setup pero ngayon is tinanggal ko siya at nilagay ko rin siya sa loob. So ito tayo sa loob. So ngayon wala pa siyang pinto. As of now is kurtina muna. So dito ako ngayon magbablog sa loob which is itong aking kwarto. Ayan. By the way, meron siyang strip light yan sa part na to. Ayan. And dito naman sa part na to, binilhan ko siya ng steel rack para mas may patungan dito ng mga gamit at hindi naman siya nung malakas sa space at para mag-cash na rin lahat ng mga gamit ko dito. Tapos dito sa loob, kung makapansin nyo, meron siyang ilaw. And nilagyan ko kasi siya ng strip light na neon na binili ko din dati online. Ayan. And nandito nga pala yung aking solar setup naman sa baba. Ayan. So nakakabit yung ating MPPT solar charge controller. Tapos sa taas nilagay ako ng extension or outlet. Ayan. And by the way, ito nga pala is parang gift ko na rin sa sarili ko kasi during the construction itong bahay na to or ng kwarto na to is graduation namin. And graduate na nga pala ako sa kursong Bachelor of Science in Tourism Management dito sa Mindoro State University, Bungabong Campus. At nakatanggap din naman tayo kahit na cum laude na Latin Award. Katapang Daniel B. B.S. Tourism Management cum laude. Katapang Daniel B. B.S.
And yung nagastos nga pala din sa construction ng bahay na to is umabot siya ng 30,000 higit. Yung kasi nasa computation ko is nasa 25,000 lang. Yun nga lang, hindi pa dun kasama yung ibang expenses. Kaya kung compute lahat, possible umabot siya ng 30,000 pesos mahigit. And ayun lang muna yung short update ko sa ngayon. So mag-upload na ako next time ng another video, which is yung ating power bank na review, tsaka yung ating MPPT Solar Charge Controller. So follow for more!